Hello mga sis, welcome back po sa aking YouTube channel. At para po sa ating chocos. Hello mga sis! Welcome back po sa aking YouTube channel, ang Daily Kitchen Ideas, PH. At dahil trending po ngayon ang condensed milk cake, hindi naman po tayo papayag na walang twist. Parang sinasabi. Na walang twist yung ating gagawing condensed milk cake. So ngayon, ang ating pong gagawin ay Choco Swirl. We add Choco Swirl condensed milk cake. At para po sa ating Choco Swirl condensed milk cake, ito na po ang mga ingredients na ating kakailangan. Two cups all-purpose flour, one big can of condensed milk, 4 pieces large eggs, 2 tablespoons of butter, 2 tablespoons of baking powder, 3 tablespoons of cocoa powder, and 1 teaspoon instant coffee dissolved in 2 tablespoons of hot water. So let's begin. Kailangan po natin ng isang malaking mixing bowl na color pink. Ilalagay po natin ang ating 2 cups na all-purpose flour. Ipo muna ang ating mga dry ingredients. Tapos yung ating 2 tablespoons na baking powder. Mix lang po natin, then set aside. In a separate bowl po na color green, i-cream po natin yung ating butter. Kailangan po room temperature po yung ating butter. I-add naman po natin yung ating 4 eggs. Tapos, then, lastly po yung ating condensed milk. Condensed milk. Pero bumawas po ako ng 3 tablespoon dito kasi later gagamitin natin siya sa ating chocolate swirl. Eddie, wow! I-add na po natin yung ating
dry ingredients, ating wet ingredients. Wow! Tasay po muna natin. Magpe-prepare po tayo ng ating chocolate. Dali, kailangan po natin yung kinuha natin kanina na condensed milk. Gumawas lang po ako ng 3 tablespoons para po sa ating chocolate syrup. Tapos, yung ating 2 tablespoons na cocoa powder, I use ano po, Dutch cocoa, alkalized powder, ano po, alkalized cocoa powder. Wow! Then, yung ating instant coffee na 1 teaspoon, yan, yeah, dissolve lang po siya sa 1 tablespoon na hot water. Prepare lang po ako ng pan. Tapos, nilagyan po siya ng butter. Base lang po ako ng butter. Tapos, nilagyan po siya ng parchment paper. Para hindi po dumikit yung ating mixture. Paano masabi? So, ilagay na natin yung ating condensed milk mixture. Ilagay lang po natin yung ating ginawang chocolate kanina. Dito po sa ibabaw. Then, po tayong knife. Ito na po. Ta-da! So, after preheat po yung ating oven, set po natin siya sa 180 degrees. Up and down po yung ating heat. A few moments later. Again, sir.
ito na po yung ating finished product, yung ating pong Choco Swirl condensed milk cake. Wow! Titikman na natin. Tama lang po yung kanyang sweetness. Tapos don't expect po na parang sponge cake siya kasi parang yung texture niya is parang sa mga tawag ko. Sino itong tawag? Third time ko na pong gumawa ng ganito. Yung unang try ko po ay yung plain lang siya na condensed milk. Tapos yung sa second time I added cheese naman po on top. Tapos so, ito na yung third time. So this one is good also. So yung ganito po, ito yung mga perfect na i-partner sa kape. Kahit na mainit yung panahon, tayo ng mga Pinoy, ugali na natin kahit tirik na tirik ang araw, nagkakape pa rin tayo. So ito, perfect siyang ka-partner. So rating naman tayo. Yung sa kanyang lasa, kung tutusin dapat 10, kaya lang hindi ako kasi ako satisfied dun sa appearance niya sa ibabaw. So, I decided na nga na to add ng caster sugar para mas presentable naman siya. Siguro kasi hindi lang ako magandang swirl. Siguro next time, mas may improve ko pa. So, yun, siguro 9 out of 10 lang, pari sa appearance. Pero, overall, yung lasa niya is perfect na. So that's it mga sis. Kung nag-enjoy po kayo sa video na to, kung meron po kayo natutunan, nagkaroon kayo ng idea on how to make your ordinary condensed milk cake more special. Ayun, sa pag-a-add natin ng chocolate swirl, don't forget to like and don't forget to subscribe also. And please, kung pwede po, paki-hit na rin po yung ating notification bell para mas updated po kayo sa aming next video. Thank you for watching. Enjoy. Bye.